Ang Diyos ng lahat upang huli sa kalitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kalinsabay po ng ating pagdiriwa ngayon, atin ding pong ginugunita yung ating Independence Day. Pasalamatan natin ang ating mga bayani na nagbigay ng buhay para sa ating kalayaan. At gayon din naman, pasalamatan din natin ating mahal na Jesus Nazareno. Siya naman ang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kalayaan sa kasalanan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoong Diyos, kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayong magpaparikit
ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyong ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinag-ugalian hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika na ya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, tinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaigit lang nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 ng hapon na siyang oras lang paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat na ito pagkat ito ang inyong utos. Tingin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayan na ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Doon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy, at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa
ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababadid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Panginoon, ito na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon
ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw at isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po, mga kapatid. Tunay nga po na sa simula ng misa ay sinabi ko na sa pamamagitan ng ating mga bayani, tayo ay napalaya sa mga mananakop. At ang kalayaang tinatamasa natin ngayon, ito ay dahil sa pagbubuwis ng kanilang buhay para sa atin. Gayun din naman, kung ano rin ang buhay na meron tayo ngayon, sa aspeto naman ng ating pananampalataya, ito ay dahil naman sa pagbubuwis ng buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating kaligtasan at kalayaan na meron ngayon sa espiritual na aspeto ay dahil sa ating Poong Jesus. Nagbigay ng buhay upang tayo ay lumaya sa kasalanan. Kaya tingnan natin ang aspeto ng ating kasarinlan dito sa ating bayan at aspeto ng ating kasarinlan sa kasalanan. Ito'y parehong paglaya. Subalit ang kalayaan, mga kapatid, hindi ito yung gagawin mo lahat ng gusto mo. Ang kalayaan ay ang pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Tunay kang magiging malaya kung alam mo at ginagawa mo ang utos ng Diyos. At ito nga po ay ating napakinggan sa ating ebanghelyo, lalo na nung sinabi ng ating Panginoon, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, pagtupad sa kautusan, pagsasabuhay at pagganap. Ito ang mga mahalagang aral na iniiwan sa atin ngayon sa ebanghelyo ng ating Poong Jesus. Kung ating titingnan muna, mga kapatid, ang katuparan ng kautusan, ito po ay sinimula ni Jesus sa pagpapaliwanag na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang tuparin ang mga ito. Ito'y napakahalagang pahayag ni Jesus sapagkat ang kautusan, the law, and the prophets, ito po'y sumasaklaw sa buong lumang tipan na kumakatawan sa tipan, covenant, sa mga utos, sa law, at sa mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan, God's promises. Ang misyon po ni Jesus ay hindi upang ipawalang bisa ang mga ito, kundi upang dalhin ang mga ito sa kanilang tunay na katuparan. At alam naman po natin na ang pagtupad sa kautusan ay nangangahulugan na isinasakatawan ni Jesus at pinabubuti ang tunay na kahulugan ito. Si Jesus ang katuparan ng mga propeta, si Jesus ang katuparan ng mga utos, si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos. Jesus is the fulfillment of the law, of the prophets, and of God's promises. Ngayon, mga kapatid, dapat din natin tingnan ang kautusan sa aspeto ng pagkapermanente ng kautusan, permanence of the law. Kaya nga po binibigyan din ni Jesus na ang permanente at patuloy na kahalagahan ng kautusan. Sinasabi po niya na ni isang tuldok o kuwit ay hindi mabawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Ipinakikita po nito ang moral at etikal na aral ng kautusan ay nanatiling mahalaga at gumagabay sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. In short, kapag mali ay mali, ang mali ay hindi magiging tama kahit pa yan ay ginagawa ng karamihan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ngayon tayo ay bilang mga tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay tumitingin at sumusunod sa kautusan sapagkat itong kautusan ay hindi nagbabago. Magbigay tayo ng halimbawa, huwag kang papatay. Ito'y kautusan, hindi nagbabago.
Isa pa, yung nais ng ating sinasabi ng ating Apong Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito'y kautusan at ito ay mula sa ating Panginoong Jesus. Ito'y gumagabay sa ating pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, itong mga moral na utos ay patuloy na gumagabay, ito'y permanente. At tinatawag tayo ni Jesus sa isang uri ng katwiran na higit sa panlabas na pagsunod, ang isang pagbabago ng puso at kaluluwa. At ito lang mga kapatid ang tinutukoy ko na kalayaan. It is not just about doing everything that you want. Sasabi mo, malaya ako, pwede kong gawin na lahat. Subalit ang tunay na kalayaan para kay Jesus ay ang iyong kapasidad na isa puso at isa isip ang paggawa ng mabuti. True freedom is knowing and doing what is right, what is good. Sa wakas mga kapatid, tinatawagan tayo ni Jesus na hindi lamang sundin ang mga utos, kundi ituro rin ito sa iba. Kaya mga magulang, inyong misyon, mga lolo't lola, inyong misyon na ituro ang kautusan sa mga anak, sa mga bata, sa susunod na henerasyon. Sapagkat ang utos ng Panginoon ay hindi naman po ito nagbabago. Kaya nga may misyon ng mga lolo't lola, ha? Kayo ang magiging tagapagturo sa mga apo ninyo. Paano magkaroon ng takot sa Diyos? Paano maging mamuhay ng tama? Ang mga magulang ganun din. Kapag ang mga magulang at mga lolo't lola'y tumigil na sa pagtuturo, sino ang magsasalin sa kanila? Saan nila makukuha ang aral ng Diyos? Sa iba. Nais natin na ang mga bata lumaki na may takot sa Diyos, lumaking masunurin sa pamayanan, at marapat lamang tayo ang magiging responsable dyan. Amen? Ang pagsasabuhay ng mga utos ay nangangahulugan ng higit pa sa panlabas na pagsunod. Ito'y nangangailangan ng pagbabago ng puso. Kaya nga iniimbitahan tayo ni Jesus na yakapin ang diwa ng kautusan na siyang pag-ibig, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa halaga ng kaharian ng Diyos. Ang ating mga kilos ay dapat maging inspirasyon sa iba. Mga lolo't lola, magpakita tayo ng mabuting ehemplo. Hindi lamang magtuturo, kundi magpapakita ng mabuting ehemplo. At ngayon po, Independence Day, nawa ang diwa ng ating kalayaan ay huwag nating baliwalain. We do not just enjoy the independence that we have. We also need to recognize the sacrifices of people, yung mga sakripisyo ng mga tao na nagbuwis ng buhay. Mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng paghatol at pagmamaliit, kundi sa pamamagitan ng ating halimbawa at mapagmahal na panghihikayat, doon natin maibabahagi ang utos ng ating Panginoon. Kaya nga sa misang ito, itaas natin hindi lamang ang kabutihan ng ating bansa, hindi lamang ang kabutihan ng bawat pamilyang Pilipino, kundi itaas din natin na nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan na rin ng awa, paggabay, at turo ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kaniyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kaniya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo,
sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga silat ng nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway iwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamaligiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Osana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kambiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, for my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, die of my heart. Stay with me, show me your need. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and my Jesus, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024. Sa darating po na June 22, 2024, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang. Andog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari po kayo mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala po o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw po ng Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan para po sa ating pagsisimula ng ating misa nobenaryo para po sa paghahanda ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 16 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula po ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na 11:45 po ng umaga. June 24 Lunes, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng Linggo at ang ating piyesta mas ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat lalo na po sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan, o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin po sa ikatatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa gawain ito ng ating kapistahan. At mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, itinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Mr. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag na ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.